Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ayan o, ngayong araw na to may setup tayo, first birthday. So ayan yung setup natin for today. So ituturo sa inyo kung paano mag lighting sa ganitong muted color, no. So kasi guys, hindi basta-basta yung, although ano lang naman, basic lang naman, pero dapat may ano, no. Mag-share lang ako ng idea about sa ganitong setup ng lighting. So hindi pwede yung basta marami kang ilaw, pwede nang ilagay lahat, no. Kung anim yung ilaw mo na pang backdrop, so ilalagay mo lahat, hindi, no. So yan na, ituturo sa inyo. And then isa-soundcheck natin ulit yung ating Tapro XES 15A. So yung last vlog natin, kung napanood nyo guys, may maraming na curious or na-confuse kung may sub pa tayong ginamit sa last ano natin, last video natin. So wala, no. So isa-soundcheck natin siya ulit. And then yun guys, bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Steven Works. Big shoutout po sa inyo, Sir Oliver Ocampo. And then kay Sir Tanasio Lasso Jr. So yan, sa mga team basic dyan, big shoutout po sa inyo. So yun guys, bali meron tayo ditong apat na frontal lights. So yung ano natin, yung frontal lights pala natin, no. Maraming nagtatanong sa akin yung LP001 kung pwede na daw gawing backdrop, no. So pwede naman guys. So yung kasi ano ng frontal lights or yung LP001 natin is pa sharp yung ano, no, yung buga ng ilaw niya. And then yung ano naman, yung flat LED natin, so yung flat LED natin is aero light. So kung makikita nyo guys, bali ano siya, no, wide yung buga ng ano niya, no, wide yung buga ng ilaw niya. So yan guys, stay tuned lang kayo. Peace. So yan yung ano natin, no, yung setup natin. So kapag ganyan yung ano, yung tawag namin sa backdrop na yan is offset, no. Kasi asymmetrical siya. So ito yung gitna niya. So bali offset siya, no. Hindi siya pantay. Hindi pantay-pantay yung design niya, no. So yan, halimbawa guys, kapag ganitong ano, rustic or muted color, so dapat wag basta-basta maglagay ng lights, no, kung saan-saan. So dapat i-ano niyo lang sa ano, halimbawa yan, yung bilog. So naglagay tayo diyan ng isa. So white lang. White lang yung color niya, no, yung ating aero lights. And then yung isa doon, so para malagyan ng highlight din itong panel na to. So bali nilagyan lang natin ng white din. And then ito naman, so para makuha din natin yung brown, light brown color, so ginawa natin parang ano siya, no, parang pink yung kulay. So para mas lumitaw. So ito guys, halimbawa yan, iba-iba yung kulay. So kahit hindi niyo nalagyan ng ano, no, kahit hindi niyo nalagyan ng light yan, so ano naman siya, matingkad naman yung kulay niya. Basta maglagay lang kayo dun sa mga plain. Halimbawa ito plain white, tapos yung brown, tapos ito brown, tapos ito peach. So yan, bali naglagay din tayo ng isang ilaw dyan. So yung rainbow, halimbawa rainbow na ganyan, wag nyo nang lalagyan, no. Kasi kung itong portion na to may lights, tapos yung doon wala, so bali mawawala lang yung ano niya, no, yung rainbow color niya. So yung tawag dyan guys is muted color na rainbow, no. Hindi siya sharp color, no, or yung mga matitingkad na kulay. Bali muted lang siya, no, yan. So yan yung ano natin guys, yung setup natin. Basta kapag ganitong ano, tingnan nyo lang, no, kung paano yung paano mag lighting. So importante yan guys, no, pagdating sa mga masiselan na event or sa mga ano, no. Hindi basta-basta maglalagay ng mga backdrop lights, no. Dapat maging ano rin kayo as a lights and sound supplier, kailangan nyo rin maging parang artistic, no.
Hindi lang basta-basta, halimbawa, maglagay ka dito, maglagay ka dito, maglagay ka doon. So, hindi, no? Kailangan nyo rin maging artistic, guys, pagdating sa ganyan, para makita ng mga supplier or mga organizer, no, kung paano kayo mga mas maganda, kung paano kayo magandang maglighting, no, yung nakakaintindi kayo sa mga artistry or isang tech na gagawa ng magandang light effects. So yan, guys. So ayan, may dalawa tayong Tapro, no. Tapro XES 15A. So ito, guys, yung ano natin, yung mga backdrop lights natin, no. So nung nagtanong ako sa music pile, kasi bumibili ako dati, so hindi ko alam kung out of stock or ano na siya, no. Phase out na siya. So wala nang available na ganyan, no. So, yan si Sir Renato pala. Nagtanong sa akin. So, bumili siya ng apat na ano, no, LP001. And then, dalawang Amber. So, yan, shoutout kay Sir Renato. Nag-order din sa akin ng music yan. So, ito naman yung ano natin, yung table. Yan. Si DJ Bidar, tsaka si DJ Kurt. DJ Kurt na nag-waiter. Yan. So, yan, ito siya. DMX 512, tapos Kevlar wireless microphone, and then Kevlar mixer, tapos laptop. So yun lamang yung ano natin, no, yung basic ano natin, basic setup natin. So kung titignan nyo, guys, no, kakunti lang ng gamit natin. So mas maganda talaga kapag upgraded na yung gamit nyo, no, wala nang ibang dinadala. And then at the same time, kung active speaker na yung ano nyo, yung ginagamit nyo, so hindi na kayo, yung advantage ng active speaker, no, hindi na kayo nagdadala ng amplifier, equalizer, crossover, mga iba't ibang mga equipment, no. So ito, plug and play na lang, pagkalagay sa mixer, and then play. So ganun kadaling mag-setup, no. So yan, ito yung venue natin, guys. Napakaluwang. Semi-outdoor siya, no. Yan. Tapos may apat tayong frontal lights doon. Yan. So sa mga nagtatanong pala, no, ayan, yung ito yung Tapro natin. So may mga iba, no, yung mga baguhan, so yung mga basic na nagsiset-up pa lang ng mga sounds. So kapag sinabing active speaker or powered speaker, mayroon na silang ano, guys, no. Mayroon na silang amplifier or built-in amplifier, no. May mga module na sila dito sa likod. So yan, no need na ng ano na yan, guys, no. No need na ng amplifier. So powered or active. Mas maganda, guys, kapag active speaker yung ginagamit nyo, no, pagdating dito sa mga event. So yung active speaker kasi binibigay niya lahat yung kaya niyang ibuga, no. And then easy to ano siya, easy to set up. Hindi ka na magsiset ng mga amplifier, equalizer, etc., no. So yan yung advantage ng powered or active speaker, guys. So yan. So isa, sound check natin siya ulit. I-ready ko lang yung music natin para ano, no, para mapaikli natin yung video. So ayan, naka-ready na tayo, guys. Yung palang volume ng ating ano, no, yung volume ng ating laptop. So tingnan natin. So ayan, nasa 30 lang siya. And then yung dito sa ano naman, so semi ano naman siya, no. Semi outdoor. So nasa 12 o'clock lang ngayon. So kung makikita nyo yung last natin na vlog, so nasa 2 o'clock siya. So ngayon, nasa ano na siya, no, nasa 12 o'clock. Ayan. So yun, guys, no, marami pa lang nagtatanong kung ano yung 12 o'clock, 8 o'clock. So yan, no, kung makikita nyo, guys, naka parang kung makikita nyo sa orasan, parang nakatutok siya sa
12, no? Kapag dito naman sa side, 9 o'clock. Tapos kapag dito naman is 3 o'clock. So, basihan lang natin is yung orasan, no? Yung analog. So, para maintindihan ng mga baguhan natin nakasama, no? Yan. So, yan guys. Ipi-play lang natin siya. So, wala tayong dalang subwoofer dyan, no? Kung makikita nyo yung setup natin, walang subwoofer yan, guys. Tapos, yung volume natin dito is nasa unity gain lang. So, yung setup ko lang to. Yan. Yan. Yan yung setup natin sa, ano, sa EQ ng ating mixer, no? So, ipi-play lang natin. Credit by DJ Ruel. So, sana... Kaya ito yung mga ginagamit ko guys, wala siyang copyright, no? So sana wag niyang i-copyright ni Sir DJ Ruel, no? Yeah. Lalagay lang natin sa 35 siguro or 25 yung ating volume dito. Guys, no, kung makikita nyo yan, hindi siya nagtitik, no? So proper setup lang again and again. So sa mga ano, no, sana wag niyo abusuhin yung mga gamit nyo. Kung alam nyo yung kung gaano siya kalakas, so wag nyo nang ipilit, no? Wag nyo nang mas itaas pa. So kung hanggang dun lang siya, so dapat hanggang dun lang, no? Wag nyo nang pilitin na persahin yung mga speaker nyo, no? Ayan guys, kahit itodo nyo pa dito yan. Ayan. Hindi siya magpipik, no? Ayan guys, no? Makikita nyo. So ayan, ayan yung setup natin guys. So yung kagandahan lang ng Tapro, no, bali compare natin sa Beta 3. So yung Tapro is mas maganda sa ano, no, maganda buong buo yung boses niya, kumpleto siya. Mas mabass kumpara sa Beta 3, no. So yung mga iba sinasabi nila na low end yung Tapro XCS15A or yung mga Tapro brand, pero nasa paggamit lang 'yon, no. Hindi naman porque low end is mahihinang klase na, no. So dapat proper tuning lang and then tamang pagpihit lang, no. So yan guys, maraming salamat sa panonood sa mga nag-i-start pa lang ng lights and sounds. So huwag kayong mawala ng pag-asa, no, kasi pandemic pa ngayon, no. So makikita nyo yung kagandahan ng lights and sounds kapag hindi na talaga pandemic. Kapag maganda na yung ano, no, yung maganda na yung ano natin, sitwasyon natin sa pandemic kapag nawala na. So magiging okay na lahat yan guys. So salamat sa panonood. See you in the next vlog.
Peace!